pagpalita at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang kalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sambahin ang poon, magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang kalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Panginoon na patawarin ang ating mga kasalanan upang ang pag-aalay natin ay maging lubos na kalugod-lugod sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulam. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesus, ni Kristo ng aming Panginoon na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya ay pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit, wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga kasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa.
Mapapalad iyaong mga pagsuway ay ipinatatawad niya. At ang mga kasalanay mapawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan dahil sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinglang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakarapa, nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang lihim na natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan na mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan.
Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba'y pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 mayang? Gayunman, kahit na isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging mabok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag sana kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga mayang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang ating Panginoon po ay taong makatotohanan. Sabi po niya, I am the truth. Ako ang katotohanan. At sa harap ng mga tao, sasabihin niya, hindi ako nagsasalita na nakatago. Hayagan ako nagsasalita. Nalalaman ninyo ang aking sinasabi. Oo, wala siyang itinatago sapagkat walang kinakailangang itago. Ang kanyang sinasabi, kanyang ginagawa. At ang kanyang ginagawa, hindi natatakot na sabihin naman sa iba. Yan ang gusto ng Panginoon. Kanya binabatikos niya yung mga sumisira sa kanya. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga hipokrito, sa mga taong mapagkunwari. Ang gaganda ko magsalita, ngunit ang balak ay masasama. Sabi niya, mag-iingat kayo dyan. Ngunit, ang huling salita ng Panginoon ay ito. Ngunit huwag kayong matatakot. Mag-iingat kayo, ngunit huwag matakot. Bakit huwag matakot? Sapagkat mahal kayo ng Diyos. Ang mga maya, hindi pinababayaan ng Panginoon, pinakakain sila. Ang mga damo sa ilang ay inaalagaan pa rin ng Diyos. Ikaw pa kaya na nilalang niya, nakawangis niya at kalarawan? Ikaw pa kaya na kanyang inampun bilang anak? Ikaw pa kaya na para sa inyo at sa akin namatay ang ating Panginoon? Pababayaan ka ba ng Panginoon? Kanya, ang ganda nitong mga huling katagan ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Anumang problema mayroon ka, anumang kaaway ang lumalaban sa iyo, anuman ang sakit mo, anuman ang parang magpapabagsak sa mundo mo, ang tandaan mo ito, ang Diyos na nagmamahal sa iyo ay makapangyarihan sa lahat. Hawak niya ang lahat. Kaya niya. At ang ating Panginoon, nauna nang nagpasan ng krus kaysa iyo. At niyayaya niya kayo, ako, bawat isa sa atin, magpasan din ng ating krus. Alam po ba ninyo, ang krus pwedeng maging hadlang, pwedeng maging hagdan. Tandaan ninyo ito, pwedeng maging hadlang, pwedeng maging hagdan. May mga tao kapag ka nagdaranas ng hirap, nagagalit pati na ang Diyos, minumura. Pati na mga tao nakapaligid sa kanila, pinagagalitan.
Meron naman mga taong pinapatay na, kumakanta pa rin sapagkat alam nilang ang Panginoon ay hawak ang buhay nila. Tingnan po ninyo si Kristo, may dalawang kasama ang napako sa krus. Ang una, sabi, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo kami. Para sa kanya, ang krus ay hadlang. Sa ikalawa, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Pagpasok mo sa iyong kaharian, pinangakuan siya ni Kristo, sa araw ding ito, makakasama kita sa paraiso. Ang krus ay naging hagdan para sa kanya. Kayo at ako, sino sa atin ang walang dinadalang krus? Bawat isa may pasanin din. Hilingin natin sa Panginoon na yan ay mauwi hindi sa kasamaan natin, kundi sa ikabubuti natin. All things work together unto good. Sabi ng ating Panginoon, para sa mga nagmamahal sa Kanya. Hari nawa, kayo at ako, matuturing umasa sa Diyos. Mag-ingat, ngunit huwag matakot. Ang krus ay gawing hindi hadlang, kundi hagdan tungo sa kaluwalhatian. Amen. Tumayo po tayo. Mga minamahal na kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sabihin natin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasansak ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig. Maipayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaiig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakila. Ang langit at lupa ng tatay.
Lumuhod po ulit. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Bilang mga magkakapatid ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesus Kristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Ibigay po ninyo kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat po, ang iyong pagmamahal ay nangyayari.
announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasa gitna ng kaaway na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Ang lahat ng dating mga problema gawin nating hagdan patungo sa Diyos. Salamat sa Diyos.